Naraanan din niya ang ilang bilanggong nakatanikala at nagpipison ng mga bato. Naalala tuloy niya ang pangyayaring sumugat sa kanyang alaala noong siya'y 11 taong gulang pa lamang. Nakita niya ang isang bilanggong patay na nakabulagta sa ilalim ng kariton at sa malapit ay 2 bilanggo ang patuloy sa paggawa. Pagdaan sa San Gabriel, nakita niya ang punong talisay na lalo pang naging bansot. Ang eskolta sa tingin niya ay lalo pang pumangit. Nakita niya ang magagarang sasakyang lulan ang mga kawaning inaantok sa pagpasok, mga militar, mga Tsino at paring walang tibok. Namataan din niya sa isang magandang karwahe si Padre Damaso na nakapunot noo. Binati rin siya ni Kapitan Tinong na kasama ang asawa at 2 anak. Nakita rin niya ang pagawaan ng tabako na nakapagpaalala sa minsan niyang pagkahilo dahil sa amoy ng tabako. Ang lahat ng magagandang alaala ay napawi nang maparaan sila sa Hardin Botaniko. Naalala niya ang Hardin Botaniko sa Europa na umakit sa maraming tao. Pasakay na sana sina Tia Isabel at Maria Clara sa karwahe. Ngunit tiyempong dumating naman si Padre Damaso at tinanong sila kung saan sila patungo. Sa biyeteryo po upang kunin ang aking mga kagamitan. Aha! Aha! Tingnan natin kung sino ang mga pangyayari. Ang di karaniwang anyo ni Padre Damaso nang ito'y umakyat ay nakabahala kay Kapitan Tiago, kaya't sa kanyang pangingilag ay halos lumuhod sa paghalik sa kamay ng pari na ipinagkait nito. May mahalagang bagay tayong pag-uusapan. Samantala, matapos makapagmisa ni Padre Sibila, ay agad itong nagtungo sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel II. Pagdating, nagtungo siya sa isang silid at nang mabuksan ang pintoy na tambad sa kanyang paningin, ang isang matandang paring may sakit, payat at namumutla. Ibinalita ni Padre Sibila ang nangyaring pagkakasagutan ni na Padre Damaso at Ibarra. Mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra. Mayaman siya at inaasahan kong hindi niya iibigin ang magkaroon ng sino mang kagalit na maaaring makahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti. Ang Bienan at Manugang ay kapwa atin. At kung sakali namang kalaban, ay mabuti nang siya'y lumantad. Ikabubuti ng ating banal na korporasyon ang magkaroon ng mga katunggali kaysa tayo'y lagi nang magkakamit ng mga papuri. Kailangan tayong matuto at magpakabuti. Ang pagtataas ng buwis sa ating lupain ay hindi na dapat. Sapagkat ang mga Indio ay natuto nang mamili ng mga lupain sa iba't ibang pook at lumalabas na kasimbuti rin ang sa atin o kaya'y higit pa. Naibalita ni Padre Sibila na ang tenyente'y hindi rin nagsumbong sa Kapitan General at nangako pang makikisa ng tapat kay Padre Damaso. Pagkatapos ng mga balitang ito'y nagpaalam na si Padre Sibila. Hindi nga nagsumbong ang tenyente, ngunit nakarating ang nangyari sa Kapitan General, kaya't nilakad nitong mapaalis si Padre Damaso. Ayaw ko nang magkaroon ng mga basag ulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking utos at ginamit ng mga pari ang kanilang pamamaraan upang mailipat si Padre Damaso sa isang bayang higit pang mabuti kaysa kanyang pinanggalingan. Kung hindi lamang ang alang bayang ito'y maaari natin maituwid ang mga maling palakad ng mga taong iyan. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Kapitan Tiago ang gagawin nang umalis si Padre Damaso.
bumuntong hininga habang payaot dito. Ang katakatakay pinatay ni Kapitan Tiago ang mga ilaw at kandilang patungkol sa paglalakbay ni Ibarra na kanyang ibinilin kay Maria Clara na itulos nang ito ay umalis. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na. Mula nooy kinatakutan na ang gubat.